Good day everyone and welcome back to my channel. So for today's video, another how-to na naman tayo ngayon and it's on how to install Filmora Wondershare with Crop. And if you are interested, keep watching and don't forget to like our video, subscribe on our channel and click the notification bell for more updates. At kung gusto nyo ng free installer, message me on the link that I put on the description box below. So, let's go now on our desktop to start. Okay, so andito tayo sa ating desktop at start na natin ang installation. So this is the installer of Filmora Wondershare. So unang step, i-double click lang natin itong Filmora setup. And then ito yung language, naka-English siya. And then accept natin itong license agreement. And then dito yung location kung saan mai-install ang ating software na ito. So, okay siya sa local DC program file. So, i-next lang natin siya. And then, ganyan lang siya. And then, let's just wait for the installation process na matapos. Okay, so, music muna tayo. While waiting, did you get ready in the dark or something? Because you look like a beautiful nightmare. Done at yan, tapos na pala. So, wag muna natin siyang i-open or i-launch. So, i-minimize lang muna natin ito para kopyahin muna natin yung kanyang crack files. So, para ilagay natin yung kanyang crack, punta tayo sa program files or di kaya i-right click natin siya and then open file location. At ito siya. So, dito natin ikokopya yung crop files niya. So, open natin yung crop folder. And then, i-copy lang natin to. Copy. And then, paste. Paste natin dito sa kanyang location. Okay. And, yan. Na-replace na niya yung dating files niya. So, pwede na natin siyang gamitin or i-open. So, let's try. Sa ngayon, i-try natin mag-import at export dito sa ating Filmora Wondershare para tingnan natin kasi kung may crack or kung may license yung ating software, wala na siyang watermark. So, i-check lang natin kung talagang natanggal ang kanyang watermarks. So, antayin lang natin siya at medyo naglo-loading pa. Okay, ayan na siya. And then, huwag tayong mag-update kasi may babayaran na naman tayo. So, later na lang. And then, mag-open tayo ng isang, maglagay tayo ng isang video para i-try nating mag-export. Okay, so hanap tayo ng video sa aking desktop. Okay, asan yung mga videos natin dito? Yan. Okay, so kunyari, ito ang piliin natin. Yan. Okay, so i-drag lang natin siya dito sa baba. And then start to edit. Pero sa ngayon, next video na natin ituro kung paano mag-edit.
dito. So, ang gagawin lang natin is i-export natin, import-export lang. Install, import, and export lang muna sa ngayon. So, kunyari, okay na tayo sa pag-e-edit. Okay, na-edit na ang ating video. So, i-export na natin siya. Export. At pwede mong palitan yung kanyang file name. And then, yung location kung saan masasave. Okay, so, sa desktop natin siya i-save. Para madaling makita. And then, yan yung resolution. Export na natin. Okay, so medyo mag-antay lang tayo kasi it takes 3 to 5 minutes ganon. So, music na naman tayo. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Okay, so tapos na siya, na 100% na siya. So i-close lang muna natin to. And then hanapin natin yung in-export natin dito sa desktop. Ayun na siya. So open natin. At yan, oops, hindi updated ang aking player. So yan, okay, so makikita natin na wala siyang watermarks. Kumbaga, license yung ginagamit nating Filmora editor. Video editor, I mean. Okay, so hanggang dito lang muna tayo guys and thank you for watching and don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga new videos natin. Let's come.